andito na naman tayo sa ating alagaan ng ducks. Tinitingnan natin tong isang inahin na gala. Kasi madami na yung ipon natin na sisiw. Kailangan na natin silang ilabas. Pero walang nanay na magbabantay. Meron namimisa pero di ko sigurado kung mabait na inahin kasi di pa naman siya lumabas. Kaya ito ang huhulihin natin, kababayan. Ayan o, kumpleto pa yung sisiw niya. Ayan. At bago natin sila hulihin, lilinisin muna natin yung paglagyan natin sa kanila at isprayan kasi nakita ko kanina nung winawalisan ko madaming maliliit na langgam. Yung kasi ang sisira sa ating mga sisi pag hindi natin inisprayan agad yung mga ganun na langgam na maliliit, pag hindi mo pinapansin hindi natin makikita. Ayan, kababayan, huhuliin natin mamaya itong alaga natin ducks na to. Ano? Ihahanda muna natin yung paglagyan natin. Kasi may namimisa na naman na sisi natin. Wala tayong paglagyan na pag-ipunan. Kasi pag inilagay natin yung namimisa at saka medyo malalaki na yung mga sisi natin, eh kawawa yung mga kapipisa, kaya kailangan ihiwalay natin yung mga bagong pisa. Ayan, kababayan, huliin natin mamaya. Ihanda muna natin yung paglagyan natin sa kanila. Ayan o, sila. Ayan. Ito kasi, kababayan, yung sisi natin na naipon. Ayan o, sila. Ayan, may gansa na tatlo na namisa. Ayan o. Ito yung ililipat natin ng kulungan. Ayan. Ayan sila. Isasama natin to sa huhuliin natin inahin na pagbabantayan. Ayan. Ayan sila o. Ayan. Ayan. Kasi may namimisa pa kasi dito o. Diyan o. Namimisa o. Yan, dito sa tabi. Ganyan mamisa yung mga alaga ko. At tingnan nyo yung mga nagsisa niya. Yan. Kaya kung ihahalo natin kasi ito, tingnan natin kung pwedeng ihalo o hindi. Yan. Kasi kung sobrang laki kasi yung mga sisi natin, kawawang mga to kapipisa. Ganyan mamisa yung mga alaga natin. O. Ay, andyan pa yung isa oh. Ayan, ayan oh, ayan, tignan mo. Ayan oh. Ayan. Mga isang linggo pa to, mamimisa na rin. Ayan. Maraming namimisa sa ngayon, kaya hindi natin maiwasan yung pagdami yung mga alaga natin. Ayan, tignan nyo oh. Ayan. Dami. Dami niyang napisa oh. Ayan. Dami siyang napisa. Ayan, kababayan, linisin natin yung paglagyan natin. Ito, kababayan, yung lininis natin na paglagyan natin sa kanila. Nailagay ko na rin yung harang sa mga kakainin nila. Ayan, o. Pero dapat isprayan natin. Kasi gusto ko man ipakita sa inyo yung mga langgam na maliliit na parang langgam ng asukal. Pero hindi makikita tong cellphone natin. Kahit ibaba natin, di makikita. Kasi pag hindi tayo nag-spray, yun ang unang sanhi ng pagkamatay ng ating mga sisiw. Pag nakagat sila, manghihina o kaya mamamanhid yung mga paan nila. Hanggat hindi sila makakain, hindi makalakad. Ayan, kababayan, kaya sprayan muna natin. Importante kasi itong pag-i-spray sa pulungan ng ating mga sisiw. Ayan. Ayan, kababayan, mag-spray muna tayo.
Ito naman yung napisa natin sisi sa linggong ito. Ipapaalaga natin dito sa ducks na hinuli natin. Ayan. At bibitawan na natin. At may gansa na napisa, tatlo. Pero hindi magkakalaki itong gansa natin. Oh. Ayan. Subukan natin na ipaalaga. Ayan. Hindi magkakalaki itong gansa natin. Hindi kasi sabay-sabay mamisa ang gansa. Ayan. Kung mano-mano ang pagkapisa. Ayan, tatlong gansa. Oh. Ayan. Ayan, tatlong gansa. Ayan yung huling napisa. Ayan, tatlong gansa. Ipapalaga natin, bitawan na natin. Ayan, ayan yung babantayan tong isa. Pero ikukulong muna natin para sanay kasi sa labas yan. Kaya ikulong muna natin para hindi lalayo. Masikip na kasi sa kulungan natin at saka may namimisa na naman. Kaya hindi pwedeng hindi masyadong magkakalaki kasi kawawa yung mga mas huling napisa. Kaya eto, palaga na natin. Ayan kababayan, nailabas na natin yung mga sisi natin at kunin ko itong pagkakataon na mag-shout out sa mga manonood natin. Ayan, at kailangan ko ng salami. Ayan kababayan, shout out muna sa mga kaibigan natin na manonood. Unahin na natin, i-shout out si Matago Vlog. Ayan, isang kaibigan na sumusuporta sa atin. Nagtatrabaho siya sa Saudi Arabia. At saka si Alan Abaya, Ilocano ang mga ito, nasa Canada rin. At kasamahan din natin sa YT. Harvey Bastan from Saudi Arabia, Edgar Flores from Germany, shout out sa inyo. Pangkang Albert from Manabo, Abra, Ilocano rin to. At saka si Evangeline Pascual from London. Ayan, saludo ako sa inyo at nagpapasalamat palagi. At saka sa mga di pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, pindutin lang po yung like, subscribe at yung maliit na kampana dyan, pakikalimbang na rin. Ayan, salamat. At sa mga nakasubscribe na, maraming maraming salamat sa inyo at sana hindi kayo magsawang sumuporta sa aking mga ginagawang pelikula. Ayan, salamat at saludo ako sa inyong lahat at ipagpapatuloy na natin ang pagpapakain sa ating mga alaga. Ayan, kababayan, at sabayan nyo na lang ako at magpapakain tayo sa mga iba pa nating ducks. Ayan, yung mga ducks natin, kababayan, no? Naglalaro sila, hinihintay lang yung pagkain. Pero bago natin sila pakainin, yung mga malalaki, unahin muna natin yung mga maliit at i-update natin yung namisa natin noon na balot na itik. Ayan kababayan, at pakainin natin sila. Ito naman kababayan, yung mga itik natin na namisa. Ayan, no? Mabilis silang lumaki, pero sobrang naglalaro sila sa tubig. Kaya pag may 2 linggo pa to, pakakawalan ko na to. Ayan. Mas maluwang tong pagliguan nila sa labas. Ayan. Pero makulit tong mga manok ko. Ayan. Kasi hinahanap din nila pigs tong kinakain ng mga itik natin dito sa labas. Drak. Kaya pag nakita nilang nagpapakain tayo dito sa loob, pumapasok sila. Ano? Hindi kasi masyadong pansin kasi yung mga bunga ng ipil-ipil, nahuhulog dyan pero di ko tinatanggal para parang may sapin din yung mga paa nila. Ayan o. O. Malulusog sila mga itik. Kaya parang gusto kong mag-alaga ng itik. Subukan muna natin dito sa maliit bago tayo mag-alaga ng mas madami. Subukan muna natin. Ayan. Ano? Sisigla nila.
magandang mag-alaga sa ngayon, hindi na tag-ulan. Kahit gaano kadami napipisa sa tag-ulan, mas marami din yung namamatay kung minsan. Kasi pag naulanan, delikado na. Kaya siguro pag okay na alagaan tong itik, may pagbibilhan naman dyan. Yung mga nagbebenta ng balot, pwede tayong magpapisa doon. Ano. At saka itong itik, mas maliit yung paglalagyan natin kasi sama-sama yan. Hindi tulad ng ducks na hiwa-hiwalay. Subukan muna natin na alagaan to. Ito naman yung pinakamalaki natin sisi sa ngayon. Kasi kapapalabas natin yung mga sisi na malalaki. Ayan. At saka marami pa tayong bago na naman sisi na iipunin. Ayan. Malalaki natin at nakakain na din sila. Ayan. Ayan sila. Ayan. Ikutin nga natin sila. Malapit na natin ulit buksan yung isang cage natin. Ayan o. Ganyan yung paglagay ng pool. Basta't marami yung tubig ng pool, malinis sila. Basta't hindi inaabot yung paa nila yung putik. Ayan. Kaya ganyan, medyo puno-punohin natin yung paglagyan natin ng tubig. Ayan, para makaligo sila, makainom na rin. Ayan, ganyan. Ayan. Oh, marami pa doon sa taas. Mga inahin kasi yung mga andyan. Ayan. Update natin itong mga alaga natin. Ayan. Ito. Gustong gusto nilang maligo. Ano? Ganyan yung paglagay ng pool. Ganyan o. Lagyan natin ng sako-sako dyan. Yung mga sira-sirang sako para hindi mahalukay yung paa nila yung lupa. Ganyan. Ayan. Pasyalan natin yung mga alaga pa natin dito. Ayo. Ayan. Marami pa sila dito. Ayan. 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 Ito yung binuksan natin dati na kulungan natin. Ito. Malinis na. Ito. Baka sakaling mabuksan na rin natin sa susunod na taon tong pinakamalaki nating kulungan. Ano? Ito yung pinakamalaki nating kulungan. Ayan. Hanggang dun sa kalsada na yan. Ayan. Malaki pa yung pond, oh. 100 square meter yan yung pond nila dyan. Ayan. Ayan. Maganda rito at mamumunga na ulit yung mangga natin. Ayan ha. Oh, ito sila. Ito pond din to. Pero di muna natin kakargahan. Ayan. Namumulaklak na yung mga mangga. Ayan o. Ayan. Ayan. Madaling magpadami pag alam natin ang ginagawa natin.
ilalabas din natin mamaya yung mga sisiw na kapipisa lang. Lalagay natin dun sa ipunan. Ayan, kababayan. Kababayan, kukunin na natin yung mga sisiw niya. At mamayang gabi, iilawang ko yung mga natirang sisiw kung may sisiw pa na buhay sa loob. Ayan. Huwag basta-basta magtapon ng bugok. Tignan natin kung may sisiw o wala. Yung mga hindi napisa, kunin na natin tong mga sisiw na to at ilalagay natin dito sa kulungan na ipunan natin ng sisiw. At itong inahin, ilalagay natin dun sa inilabas nating sisiw para tumulong munang magbantay at mag-recover dun bago siya mangitlog ulit. Ayan, kunin na natin.